wala ako nakapag-video kahapon nung lumabas ako galing work kasi ano, nalobat na ako. So, ngayon, tuloy ko na lang yung video ko. So, ngayon pala guys, nalalakad tayo dito sa May building kung saan ako natira. So, pinapakita ko lang sa inyo kung anong meron dito. So, nandito tayo sa second floor kung saan nandun yung amenities ng building. So, dito sa tinitiran ko guys, hindi nyo makita nyo ha, pakita ko. So, ito yung pool area. Yan, pool area. So, ito yung labas. So, makikita mo siya. Pool area yan. And then, kapag lubakan tayo diretso, dito makikita natin yung gym. So, yan, pakita ko yung gym. Tingnan natin kung may nag-gym ha. So, ito yung gym guys ha. So, yung pakita ko na lang. So, walang nag-gym ngayon. So, ayos. walang masyadong, wala tayong kasama kasi minsan nahihiya akong mag-gym eh. So, yan. So, dito guys. So, ito yung gym area nung place kung saan ako nakatira. So, nandun yun sa second floor. So, ito naman yung ano, ito naman yung change room for women. Ito naman yung change room for men. So, pakita ko sa inyo kung ano yung meron sa loob ng women's change room. So, let's go. So, yan. So, pagpasok mo dito sa change room namin, dito sa building, yan. So, makikita mo pagpasok dito yan, ano, may locker agad. So, yan yung mga locker na pwede mong gamitin kapag may mga gamit kang naiwanan. So, medyo marami yan. So, yun yung mga locker. So, hanggang dito yan, meron. Then, sa side naman na to, makikita natin dito yung shower area. So, yun yung shower area. And so, syempre, bago ka maliligo, magbasa-basa ka muna. And then, dito naman, sa other side naman, syempre, nandiyan yung lavatory. Yan, lavatory yan. And then, ito naman yung toilet. So, pakita ko na lang dito naman dito sa toilet. So, ito yung sa may side. So, toilet that you could use. Dito, sa building kung saan ako nakatira. So, okay guys. So, yun nga. So, yung sinasabi ko sa inyo kagabi na yun nga, ano na ba yung balita sa ano naman balita dun sa, tara labas na tayo guys pala. So, anyway, bago ko pala sabihin yung balita, pasok tayo dito sa may pool area. So, guys, ito yun, no? So, pag galing kasi dito sa change room, meron kang access agad papunta dito sa may pool area. So, yan. Pwede mong utilize tong pool area, guys, from 6 a.m. hanggang 11 p.m. ng gabi. So, ito yung mga, ano, yung mga perks na titik advantage ko living in this building. So, yan. Siyempre, may mga upo-upuan. Yan, upo-upuan din. Yan yung mga, ganyan. Medyo mahaba tong lap pool na to, guys, ha. Medyo mahaba. And, not only that pala, guys. Sabihin ko lang sa inyo, ha, kung ano yung pinaka-favorite ko na amenities na gustong-gusto ko dito sa building kung saan ako nakatira dito sa May Canada, guys. So, pakita ko sa inyo, aside from the... So, ito pala. Ito, guys. Ito naman yung sa labas. Makikita mo dyan yung ano, eh. Hindi ko alam, guys, kung nakikita nyo, ha, kasi nandito ako sa mesa loob. Pero yun yung barbecue area. So, the barbecue area outside, yan na. Yan, guys. Hindi ko alam kasi maliwanag dito sa loob. Pero yung barbecue area na yan, available yan all year round. So, whether it's winter, fall, summer, available yan, guys. So, yan. Available. Something that you could use. And, yung pinaka-favorite ko na part dito is yung sarang sauna. So, yan, guys, ha. Dito sa building na to, merong available na sauna. Diba? So, hindi ko na kailangan mag-member sa mga gym. Available yung sauna dito sa building na to. So, pakita ko na lang dito sa inyo kung anong meron ito. Medyo mainit, guys. So, hindi ko pwedeng pasok ng camp. Pero, this is how it looks like dito sa loob ng sauna. So, right. Tingnan ako dun. So, yun, guys. Sobrang init. So, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko na. Para siya sa pinaka-favorite ko na amenities dito sa building na to. So much about the amenities. Well, today, hindi tayo magsuswimming. Gusto ko lang mag-sauna tsaka mag-gym. Kasi, parang, ano eh, parang gusto kong medyo magbawas ng konting taba. So,
Hindi ko alam kung magsiswimming ako. Later siguro kung nainitan ako, bahala na. So, diretso na tayo ngayon sa gym. So now, tara, punta na tayo sa main gym area. Tingnan natin kung may tao na. Sana wala pa. Pero, yeah, mukhang may tao na yata. So, yan. Pasa na tayo. So, ano guys, napag-inta ko kasi may tao na dun sa gym. So, kapag nag-dudak-dak ako dun, baka mairita naman yung kasama ko sa gym. So, dito lang muna tayo sa may pool area. At dito tayo mag, yun nga, mag-start na magkwentuhan nga sa update about dun sa trabaho ko. So, yan. So, dito na tayo. Okay. Siguro po tayo dito. Okay, dito tayo sa puti. Okay. So, okay. So, yun na nga guys. After nung how many weeks siguro na nagka-camping ako. Kung mapapansin nyo guys, diba? Kung mapapansin nyo, nag-camping talaga ako ng sunod-sunod. So, parang naka-apat akong camping, parang ganun. So, kasi nung time na yun, sobrang talagang nagsusoul searching ako. Parang gusto ko muna, I wanna be with nature, na baka nga makatulong sa paggawa ko ng decision about sa trabaho ko, which I've been like stressing out for the past few months of my life. Kung sa mga tao pa lang nakaka-follow ng mga previous vlogs ko, I'm sure you already know kung gano'n ako ka-stress sa trabaho ko. Because we all know I have two jobs. So yung full-time job ko sa isang fine dining na sobrang elite na club na restaurant, and then the other one naman is sa hotel, which is yung sa Westin Marriott Hotel. So yung after a few weeks ng yun nga na pag-iisip ko kung ano yung kikipon ng job, well finally I already made my decision. So yung decision ko guys finally is natuluyan na. Iniwan ko na talaga yung isa kong trabaho, which is, yung trabaho iniwan ko is yung full-time job ko na napakatagal ko na doon. So, ilang years na rin ako nag-work doon. And finally, I made the decision. It was a very tough decision, guys. Very tough decision kasi nung time na binitawan ko na yung job na yun, yung time na kasi na yun, yun yung time na hindi pa masyadong slow lang sa restaurant business. So, it's been like siguro mga one month since nang nag-decide na akong tuluyan ng iwanan yung other job ko. I would say na mahirap talaga eh. Mahirap talaga nung una. Actually, hanggang ngayon guys, nahirapan pa rin ako kasi nung naiwanan ko yung job na yun, hindi ako nagkaroon ng ganung kadaming shift dun sa kabila, dun sa Marriott, sa hotel nga na pinagtatrabuhan ko. So, wala akong sinweldo, kundi 2 days lang yata yung sinweldo ko nun guys. So, kaya ginawa ko is nagamit ko yung pera na nilalaan ko for emergency. Yun ang ginagamit ko ngayon na pantusto sa mga araw-araw na needs ko, yung pangangailangan ko, like yung gas, grocery, bayad ng bills, bayad sa bahay, bayad sa lahat. At hindi ko pa na-discuss sa inyo kung ano-ano yung mga monthly na mga ginagastos ko for that. So, yun lang guys yung update ko. Tuluyan na, niwanan ko na yung job ko, but I am happy to tell you na happy ako sa decision ko. Ngayon, less stress na ako sa, alam mo yun, sa pakisam sa mga tao na sa trabaho ko, sa other job. Akala ko may tao. Anyway, so yun nga, buti lang wala tao ngayon. So yun nga, ang hirap kasi yun guys, yung ano mo yung tipong, ano eh, yung nagtatrabaho ka, mahirap na yung job, salit na doon ka mag-focus sa mismong trabaho mo, iniisip mo pa kung paano mo pakikipagay yung napakahirap, difficult na katrabaho mo sa job, diba? So, matagal kong tiniis yun guys, matagal ko siyang tiniis, kasi alam ko kailangan ko kasing kumita eh. Guys, dito kasi sa Canada, hindi ka pwede talaga mawalan ng trabaho. Hindi talaga dahil unang-una, sayang yung bawat oras, bawat araw
na wala kang trabaho, wala kang ginagawa. Kasi dito sa ibang bansa, guys, kahit naman saan eh, time is gold. Kumbaga, kapag may isang oras na wala kang ginawa, kahit sayang yun, pera yun eh. Alam mo naman dito per hora yung bayad. So, yun lang. So ngayon, kung mapapansin nyo, nandito ako sa second floor, which is, ngayon ko pala pinakita sa inyo, kasi nga, dahil sa sobrang stress ko ha, sa sobrang stress ko dun sa other job ko, nanaba ako eh. As in, tumaba ako, guys. Bakit? Nag-stress eating ako. Ginawa ko, kumakain ako ng mga junk foods, kumagain ako ng gabi, nagmi-midnight snacks ako, na tapos matutulog na lang ako. Parang feeling ko kasi parang sumasaya ako doon sa nangyayari na yon, sa ginagawa ko na overeating, kumain ng matamis, kumain ng kung ano-ano. Sobrang tumaba ako, kaya nag-gain ako ng weight. And believe me guys ha, sabihin ko sa inyo, bago ako mag-start na mag-dito na tumakbo dito sa mag-gym dito, ang weight ko is nasa 135. 135 for me, sobrang mataas na yun, napakataas na yun, mabigat na yun for me. So, ganun ko napabayaan yung sarili ko. So, yun nga, so sobrang stress ko dun sa other job ko. So, sabi ko, parang hindi na maganda yung nangyayari. Mentally, physically, and emotionally, sobrang drained ako dun sa work ko nga. Nasa stress ko dun sa mga trabaho ko sa other job. So, finally, parang ito na yung best decision para alagaan ko naman yung sarili ko. So, yun nga, di ba? So, eto, pinofocus ko yung sarili ko dun sa hotel, which is, di ba nga, nakakuha ko ng mga, nag-film ako ng videos the other day. And, unti-unti, okay na, gamay na gamay ko na, yung nagagamay ko na yung trabaho dun sa hotel, sa kapila. At masasabi ko guys na mas masaya ako. Mas masaya talaga ako dun sa other job ko. Mas masaya ako, at least ngayon focus na ako dun. And nakita niyo naman guys, di ba, ito meron pa rin akong time na makapag-film, makapag-vlog. Tapos, ito nga, like what I said, ito di ba, ito, pakita ko ulit ha. So, natitake advantage ko na ulit yung amenities na meron nga dito sa building na to. Believe me guys, I've been living here since 2019. Available na yan lahat, yung pool, yung gym, yung barbecue grill sa labas, tapos yung sa mga taas naman dyan, yung mga multi-purpose hall na pwede mong gamitin, may entertainment hall dyan na hindi natin pupuntahan ngayon, maybe some other time if we have it. So, yun lang. So, I think may tao na guys. So, ngayon, siguro tapusin pa na yung video ko, then I'm gonna get some clips dun sa loob ng gym, kasi may mga nag-gym, so medyo nahihiya nga ako na mag-film. So, yun lang guys. Tayo na tayo. Let's go dun sa gym. Babos tayo ng konting taba. So, kapag, ito yung ano, fitness journey ko na ini-start ko simula nung sobrang talagang bugbog sarado ko dun sa naging buhay ko dun sa other job ko dun sa restaurant na yun. But anyway, I'm happy. I made the right decision. So, sana you still watch me in my upcoming video. So, let's go na guys. Hindi ko napapahaba itong video ko ngayon. And then, we'll make another video ng mga video dun sa trabaho ko. So, tara na. Kuha ko ng clips habang nag-gym ako siguro. And that's it. Tapos, thank you again for, yun nga, watching my videos. And I'll see you later. Gym. So, balik na ako sa locker room. Grabe. Grabe rin yun.
Grabe din yung na-burn ko na calories, guys. So, I'm happy na nakakabagos na ako ng calories ngayon. So, ngayon, pupunta tayo sa sauna para matanggal yung mga toxins sa katawan natin. So, let's go. I need to see the mess. Yeah. Wala ako sa sauna. My favorite place. Go see later, guys.